Hi guys, magandang araw po, no? So, welcome po sa channel ko. So, first and foremost po, magpapasalamat po ako sa mga subscribers, viewers natin sa iba't ibang sulok ng mundo na patuloy pa rin nagsusuporta sa channel ko. Medyo lumalaki na po ang watch time at saka number of subscribers sa channel ko. Maraming salamat po guys mula po sa puso ko. For those who are watching my videos, thank you so much, no? So, for continuing supporting my channel. Without you guys, my channel will not exist. Kayo po ang nagbibigay ng motivation sa akin at lakas para magpatuloy po sa paggawa ng mga tutorial videos at iba pang videos sa channel ko. Maraming salamat po. Sa video vlog natin ngayon, pag-usapan po natin having a goal in life. Alam po natin guys, no, hindi lang sa computer programming or sa trabaho or negosyo or whatever plans that we have, mas mainam po na mayroon po tayong goal sa buhay natin. Ang goal is parang objective po. Ano po ba ang gusto natin ma-achieve within a certain period of time? For example, 2022. Before 2022, ano ba ma-achieve mo? Gusto kong bumili ng bagong cellphone. Okay, sa ibang tao siguro parang napaka-corny naman yan, cellphone. But again, it is very important to set a goal in our lives. So, pag-ipunan po natin, magtipid tayo at saka tignan natin kung anong uri ng cellphone na nababagay sa pangangailangan natin. Sa vlogging ba, sa online classes, sa gaming, photography, or whatever that we want, no? Isang halimbawa lang yon. Sa computer programming naman po, kung may goal tayo, ano bang gusto mong achieve na skills or position sa trabaho? Dapat mayroon po tayong long-term plan sa sarili natin. Hindi pwede na, okay, bukas ganitong gagawin ko, ganito. Wala tayong direction. It should be fixed in long-term plans. Okay? So, ang buhay natin dito sa mundo is napakaikli lang po. So, what is important, kung healthy tayo at saka may kakayahan ba tayo, may lakas pa tayo, isipin natin kung anong gusto natin na ma-achieve. And then work hard on it. Huwag po natin iasa ang ating mga pangarap or mga goals sa ibang tao. Kasi po, madidisappoint lang tayo. Ang ibang tao po, may sariling din sila ng mga goals, no? So huwag na natin silang dagdagan ang kanilang mga trabaho or stress, no? So tayo po, kung may goal tayo na gusto natin ma-achieve, gusto natin makabili ng bagong sapatos or bahay or kotse, whatever it is, pag-isipan natin, no? And then tuparin natin kaunti-unti, mag-ipon tayo ng pera, kung gusto natin tumaas ang posisyon natin sa isang organization, mag-aral tayo, upscaling po ang mangyayari po sa mga skills natin para maging relevant tayo sa posisyon na applyan natin at qualified. Okay? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Every day is a new beginning for us, no? Ilagay natin sa isipan natin na may buhay tayong Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya, and then pray a lot. Prayers do miracles po, no? Malaki pong tulong ng panalangin po. You never get wrong with God, no? Kung mayroon tayong problema, tawagin natin siya. Hindi siya nagpapabaya sa atin, tayo lang nagpapabaya sa sarili natin. So, having a goal in life is very important, no? Because it will gives us direction kung ano talaga ang tatahakin natin na landas. Maybe we make wrong decisions along the way, failed outcome we don't expect, but the thing is, we can go there. As long ang goal natin is hindi naman po napaka tayog or mataas, no? So sana po nakapagbigay po ako ng advice. Ito po is about life lessons, no? Pwede din ma-apply sa information technology and computer programming. Maraming salamat po guys sa inyong panonood. Walang sawang suporta. Sana po tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong sa channel ko. Hanggang sa muli po, kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Don't forget to like, share, and please subscribe to my channel. Paalam muna guys. Bye-bye.